Hello, hello mga mommies! It's me again! Welcome to another vlog! Sorry, nahapunan na ako mag-prepare ng aking lulutuin to 10 na ng hapon. Pero okay lang kasi mamaya pa naman kakain si Amo. Ngayon, ang lulutuin ko ngayon is brood beans with rice and dill. Hindi ko, ayaw kong isabihin sa inyo kung ano yung sa Arabic kasi baka mali yung pronunciation ko, tawanan niyo ako, sorry. Basta yun na lang, brood beans with rice and dill na lang ang itatitle ko dyan. Tapos ipapakita ko sa inyo. Nalinisan ko na rin lang naman lahat, pero ayan na, rinedy ko na lang. Kaya sige, panoorin niyo ako. Mamis yung lulutuin ko. Napaka-simple lang ang linuluto ko ngayon sa pang-araw-araw kasi isa lang naman ang pinagsisilbihan ko sa ngayon. At pag sinabi ng amo ko na gusto niya kumain ng light, it means ito ang gusto niya, brood beans with rice and dill. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ingredients ko. Siyempre, itong garlic, onion. Tapos, ito, dill. Tapos ito yung brood beans. Yan. Igigisa ko lang yan sa butter with the cooking oil. Tapos yellow powder or turmeric, curcum in Arabic. And then black pepper, salt. Tapos mamaya hugasan ko itong rice. Ito lang yung takalan namin ng rice. Hindi ko alam kung exactly 1 cup ito or ano kasi diba yung sa rice cooker ito. Kaya ito lang, hugasan ko mamaya. Igigisa ko lang yung aking lulutuin. Ipapakita ko sa inyo. Ayan mga mamis. Yung camera ko nagagalaw. Ayan. Hindi ko alam. Magalaw eh. Ayan. Mainit na itong oil. Tapos itong butter, mamaya ko na ilalagay. Pag ano na ng bigas. As inyong mga panimpla, mamaya ko ng hapon ilalagay yung mamayang gabi pag nagluto na ako. Ngayon, igigisa ko lang itong garlic, onion, broad beans, saka yung dill para ready na. Mamaya, lalagyan ko na lang ng mga ingredients kung iba. Yun lang mga mami ang ipiprepare ko sa ngayon. Kasi pagka ganitong si amo ko lang na lalaki ang nandito, mostly talaga kumakain siya sa labas. Lalagay ko na yung onion. Nahiya ako magsabi sa Arabic kasi alam ko iba-iba yung Hindi pare-parehas yung pagsalita ng Arabic. Nahirapan ako. Baka mali ako. Nakakahiya naman. Nag-video ka pa kung mali lang naman yung mo. Sa perfect na pag-video, yun na lang. Brood beans with rice in them. Para yun sa English na yun. Yun ang sabi sa akin ng amo ko. Tapos, ilalagay ko na yung brood beans. Ito yun mga mami. Napakasimple lang ng mga linuluto ko. Easy. Easy way pagluto, easy way mong gawin, trabawin. Kaya, madali. Yan, halimbawa nagluto ako ngayon, baka bukas hindi na naman ako magluto kasi nga pag halimbawa kumain siya ng with rice, kinabukasan ang gusto niya na kainin naman yung sandwich lang kasi nagda-diet nga siya. Daw. Diet daw. Ayan. Igisa-gisa muna natin na maging medyo half cook yung yung brood beans tapos ilalagay na natin tong dill. Napakabango nito. Alam ko napakamahal to sa atin Pero dito mura lang. Ako na nga lang ang bumili nito. Hindi ko na inano sa yung sa pera sa bahay. 95 halal ah. Mga may git
11 or 12 pesos. Ilang yun? Ayan. Hindi ko pa ito lalagyan ng mga panimpla. Mamaya pa. Basta igisa ko lang itong dalawang klaseng ito. Yun na. Ayun. Ilalagay ko na ito. Baka hindi ko maubusin eh. Marami. Ayan. Hindi ko ubusin kasi sobrang dami niya. Lalagay ko na lang yan sa freezer. Kahit mag-isa lang, eh gusto ko laging ready. Ayaw ko yung untay-untay. Kaya ini-prepare ko yan. O siya mga mami, prepare ko lang. Mamaya papakita ko yan sa inyo. Ha? Kita-kita. Kits tayo! Dad po nang sinabi ko, naglagay na ako ng butter. Tapos ang isusunod ko po, rice. And then, salt. What is this? Turmeric and black pepper. Then water. Nakalim na siya. Pagkakain na po siya, ang partner nito, yogurt with cucumber na maliliit ang pagkahiwa saka may garlic. Yun ang gusto niya. Tansya naman, tansya. Ito kong buksan. Ito karami. Mas gusto ko yung kinukutsara kaysa i-open ito. Tapos black pepper. Ganun lang yung pagluto. Tapos ilalagay ko na yung water. Tapos tatakpan na natin. Mga mamis, pakaluto, ipapakita ko naman sa inyo. Bye muna. Bye.